ay may mapapansin kang dalawang magkahiwalay na lugar na ang isa ay tinatawag na Adab at ang isa naman ay tinatawag na Lucifer. Noon pa man... Sinadya kaya to? Ginawa kaya talaga to? Itong pentagram na to, ginawa ng tao? Okay, pero ito talaga ay simbolo ng pagsamba sa kung ano pa man. Okay mga utol, yung pentagram. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. During 90s mga utol, kapag tayo naghahanap ng isang address o isang lugar, nagtatanong-tanong lamang tayo. Kahit nung early 2000 and way way back before that, nagtatanong lamang tayo. Pero ngayon, Google map lang natin yung address or i-Waze, makikita na natin. So napakalaking bagay para sa atin mga utol, napakadali na. Okay, etong featured video natin ay kakaibang imahe na makikita sa Google Map. Okay, mula ito kay iOne TV. Subscribe niya mga utol. Anyway, meron nga palang Google Map at Google Earth. At ang diferensya ng dalawa na to, ang Google Map mga utol ay hindi mo maa-access kung wala kang internet connection. Samantalang yung Google Earth, i-download mo lamang pag nandyan na sa iyong... computer o kaya cellphone, magagawa mo, kahit wala kang connection sa internet, matitingnan mo siya, yung imagery ng ating planeta. So alamin na natin ang mga kakaibang imahe na makikita sa Google Map. Game na. Number 12, Ghost Girl. Umpisahan natin ang ating video sa isang imahe na talaga namang magpapatayo ng balahibo mo. Sa unang tingin, ay mukha lamang itong normal na litrato ng isang sementeryo na may maaliwalas na paligid, mga damo sa paligid, at ilang matayog na mga puno. Ngunit hindi pa kasi siguro dahil sa oras na i-zoom in na ang larawan, ay tatambad sa iyo ang kalahati ng mukha ng isang batang babae na kasi silip mula sa likod ng isang puno. Mayroon itong bland na buhok at maputlang balat. Ngunit hindi pa dito natatapos ang misteryo ng imahe na ito. Dahil kung i-zoom in mo pa ang litrato, ay makikita sa bandang kaliwa ang isang maitim na figura ng tao na nakasuot ng isang mahabang damit na may hood. Ang litratong ito ay kuha mula sa Martha Chapel Cemetery sa Texas at sinasabing isa sa pinakamatandang sementeryo sa Eastern Texas. Number 11. Hindi kaya totoong tao ito? So hindi ko rin alam mga utol, no? Pero kung ano pa man, no? Tuloy na natin. Then, Horse-Headed Man. Isa siguro sa kakaiba at nakakaaliw na larawan mula sa Google Map ay itong tinatawag na Horse-Headed Man o Horse Boy. Mabilis na kumalat sa internet at nag-viral sa social media ang imahe na ito ng isang lalaki na nakatayo sa isang gilid at nakasuot ng isang horse mask. Ang litratong ito ay nakuna ng Google Maps sa Aberdeen, Scotland. Number 10, Giant Bunny. Maaring sa unang tingin ay aakalain mong nagloloko lang ang app na Google Map. Kapag nakita mo ang figura ng isang dambuhalang pink na bunny na ito, aakalain mong hulog ito ng langit. Sino ba naman kasing nasa matinong pag-iisip ang maglalagay ng dambuhalang bunny sa lugar na iyon? Ngunit ang nakikita nyo ay totoo at walang halong Photoshop. Mula sa Northern Italy, kuha na ito ng Google Map at ang dambuhalang bunny na ito ay inilagay ng isang Vietnamese collector upang magsilbing tourist attraction sa mga taong gustong bumisita sa lugar na ito. Pero... ang laki sobra mga utol, no? Pero mabubulok yan kasi mauulanan, maaarawan, di ba? Pero makikita siya, no? Sa imagery. Okay, tuloy na natin. Kung makikita mo ito sa malapitan, ay talagang may kalakihan at tinatayang umaabot ng 200 feet ang haba at 20 feet naman ang taas. Sinimulan itong buuin noong 2005 sa pamamagitan ng knitting o paggaganchilyo, kaya naman inabot ito ng 5 taon bago matapos. Pinubuo ito ng mga dayami sa loob nito, kaya naman nag-e-enjoy itong akyatin ng mga turistang bumibisita roon. Dahil gawa ito sa dayami, ay inaasahan na hanggang sa taong 2025 lamang ang itatagal nito. Pero dahil sa klima doon, ay mabilis itong nasira. Noong 2016, ay ganito na ang itsura ng Giant Bunny. Ang matingkad na kulay pink noon ay unti-unting naging gray, habang ang laman nito sa loob ay kumalat sa lupa at unti-unting na decomposed. Number 9. Mabilis talaga masisira kasi nauulan na, naarawan sa weather, sa nangyayari sa panahon. Okay, tuloy na natin. Ano to?
man ito sa loob ay kumalata sa lupa at unti-unti na decomposed. Number 9, Pigeon People. Halina at bisitahin ang larawan na ito na kuha ng street view mula sa Tamagawa Josei Station sa Japan, kung saan makikita ang tila nakatingin sa iyong larawan ng halong nakahilerang tao na nakasuot ng pigeon mask. Sa mga nakaraan nating video ay isinaysay ko na na maraming kawirduhan at kakaibang trip ang mga Hapon, pero ibang level ang kawirduhang ito na tinawag na mga pigeon people. Buti na lang at sa huli ay inamin nila na ito ay prank lamang at balak nilang ilagi ang mga pigeon mask na iyon sa isang art university. Yun ang iniisip ko agad, baka nagtitrip lang sila. Oo, di ba? Parang, saan magsuot tayo. Prank ka lang pala. Magsuot tayo ng ganitong ano. Kaparehas din ng horse, no? Yung horseman. Nagsuot lang yun ng maskara, palagay ko. No? Okay, gusto ko malaman ang inyong opinion. Tuloy na natin. Pakicomment na lang. Number 8, Man's Missing Leg. Ang mga tao ay madaling maapektuhan sa mga bagay-bagay na nakikita nila sa internet. At isa na siguro ang nakagagambalang imahe na ito na nagkunan sa kanayunan ng Ukraine ang isang halimbawa na talagang makapagbibigay ng takot at pag-aalala sa sinumang tao na makakakita nito. Ang litrato na kuha sa Google Map ay nag-viral noong 2014, ngunit maaari pa rin makita ngayon sa internet. Makikita rito ang isang lalaki at babae na nagpapahinga mula sa kanilang paglalakad na nakaupo sa isang malaking rucksack. Dahil ang lalaki na nakitang nakangiti sa kamera ay makikitang nakahiwalay o putol ang kanyang isang binti. Ngunit huwag nang mag-alala dahil ang nakakatakot at nakakaalarmang litrato na ito ay bunga lamang ng isang technological glitch sa kamera ng Google Map. At ang lalaki sa larawan ay walang injuring natamo. Ang lahat ay pawang camera error lamang. Okay, parang sira lang yung imagery, no? Yung kaya nagkaroon ng ganun, kaya parang humiwala yung paa. Okay, akala ko naman, ang tawag doon, yung plastic yung paa niya talagang putol yun. O hiniwal, dahil nagpapahinga siya, tinanggal niya muna. Pero yun pala, mali na nung camera. Okay, tuloy na natin sa glitch. Number 7, Human Lips. Isang nakamamahal. Parang hindi naman lips ang tingin ko rito, mga hutol. Iba yung pumasok sa isip ko. Oh. Di ba? Kayo, anong pumasok sa isip nyo? Human lips ba? Oh. Okay, balikan natin na konti, mga hutol. Alam ko naman. Naiisip nyo rin yun, syempre, no? Pero sige, sabi nila eh. Camera error human lamang. Lips daw eh. Number 7, human lips. Isang nakamamanghang imahe naman ang maaaring makita sa Google Map na nakatago sa isang disyerto sa Sudan. Mula sa itaas, kung titignan mo ang maburol na disyerto na rehiyon, isang higanting hugis ng bibig ang maaaring matagpuan. Ito ay kahawig ng isang bahagyang bukas na bibig at isang pares ng labi sa magkabilang panig nito. Ayon sa mga eksperto, ang fenomena na ito ay isang natural at gawa ng kalikasan. Mga utol, lips yun ha. Human lips image. Okay? Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Talay na natin. Number 6, Satanic Symbol. Ano nga kaya ang kakaibang simbolo na ito na maaaring makita sa gilid ng isang lawa sa hilagang Kazakhstan? Maraming mga komento sa internet ang nagpahayag na ang site na ito sa Kazakhstan ay may koneksyon sa mga pagsamba sa Diablo, mga masasamang sekta ng relihiyon, no? O hindi naman kaya ay lagusan na magdadala sa iyo papunta sa mundo ng kadiliman. Kung i-zoom in mo pa daw ang litrato ng pentagram na ito, ay may mapapansin kang dalawang magkahiwalay na lugar na ang isa ay tinatawag na Adab at ang isa naman ay tinatawag na Lucifer. Noon pa man, sinadya kaya to? Ginawa kaya talaga to? Itong pentagram na to, ginawa ng tao? Okay, pero ito talaga ay simbolo ng pagsamba sa kung ano pa man. Okay, mga utol, yung pentagram ay tinatawag na Adab at ang isa naman ay tinatawag na Lucifer. Noon pa man, ang simbolo na ito na kilala sa tawag na pentagram ay malimit ng gamitin ng ilang mga religious group para daw di umano makakontakt sa mga hindi nakikitang elemento o entities. Sinasabi rin ng iba na ang simbolo na ito ay simbolo ng demonyo. Tama. At maaari lamang gumana ang pentagram kung iuukit ito sa mga lugar na may basbas ng demonyo. Number 5, Giant Hand. Mapunta naman tayo sa North China, sa autonomous region ng Mongolia. Maganda to.
Mapunta naman tayo sa North China, sa Autonomous Region ng Mongolia, kung saan makikita natin ang isang dambuhalang kamay na tinatawag na Giant Buddha's Palm. Mayroong ilang mga pamahiin ng tao na naniniwala na ito ay palad ng maalamat na si Tata Gata. Pero sa modernong panahon, imposible na magkaroon ng ganoong kalaking higante sa mundo. Isipin mo lamang kung makakita ka ng isang higante na may palad na kasing laki ng playground. Kung mayroon talagang ganitong mga higante, maaaring nakuna na sila ng larawan ng mga satellite. Ba't nang laki? Ano to? Sinadya o gawa ng tao? Hindi ko to alam. Ngayon ko lang to nakita, mga utol eh. Mamaya pagkatapos nitong video na to, titingnan ko nga kung makikita ko siya sa Google Earth or sa Google Map. Diba? Nandyan naman yung lugar kung saan. Okay, sa Mongolia. Laki oh. Malaki yan. Tuloy na natin. Kaya't imposibleng sabihin na mula sa higante ang naturang imahe na ito. Kung gayon, ano nga ba ang totoo? Lumalabas na ito ay galing sa isang modernong likhang sining na itinayo ng mga taga Aeronaut City sa Inner Mongolia para sa pagpapaunlad ng turismo. Okay, gawa talaga ng tao para sa tourism nila. Okay? So yun, malinaw yan. Tuloy na natin. Art na ito ay tinawag na landscape art na nagmula sa Estados Unidos noong 1970s. Ang sining na ito ay pinaghalong pagipinta at iskultura ng mga artist na ginagawa kadalasan sa mga malalaking espasyo o outdoor. Number 4. Kumbaga sinadya nila yung mga utol, no? Sinadya nilang gawin. Na ginagawa kadalasan sa mga malalaking espasyo o outdoor. Number 4. Broken face. Isang aksidente lamang ang pagkakatukla sa litrato na ito ng isang di kilalang tao. Ang imahe na ito na nakuna ng Google Maps sa Hague, Netherlands at nagpapakita ng sirang mukha ng isang sculpture. Kung titignan ng matagal ang litrato ay maaaring magdulot sa iyo ng hindi palagay na pakiramdam. Naging viral ang litrato na ito sa internet at sinasabi pa ng ilang tao na tumingin sa litrato na ito na napapaginipan pa nila ang sculpture na iyon na may sirang mukha. Pero ang galing ng pagkagawa, no? Yung pagkakaukit, pagkakalilok, napakagaling, no? Tuloy na natin. Number 3, Airline Graveyard. Minsan na rin bang sumagi sa isipan mo kung saan kaya napupunta ang mga luma at sirang mga eroplano? Ang sagot ay sa mga tinatawag na mga airplane graveyard. At ang isa sa pinakamalaking tapunan ng mga sirang eroplano ay makikita sa Tucson, Arizona, na kilala rin sa tawag na airplane boneyard. Ang isa pang nakakatakot na idea dito ay pati na ang mga eroplanong naging biktima ng aksidente o plane crash ay madalas din na dito ang huling hantungan sa airplane boneyard. Kaya madalas ay may makikita kang mga gamit dito mula sa dati nitong pasahero na naiwan na mas nakadaragdag ng kaba sa mga airplane graveyards tulad nito. Pero nakakaano yan, no? Mga utol, ang dami mong makakalakal dyan, no? Dito sa atin, sa Pilipinas, kakalakalin yan ng mga tao. Diba? Mga aluminum yan eh. Ang dami pati mga papakinabangan yan. Bibiling yan sa junk shop. Dito sa atin, kinakatay. Diba? O hindi ko alam kung saan yung boneyard natin dito, pero may naita ako na para na sirang eroplano dyan somewhere sa Kabihasnan sa tabi ng SM Sukat. Meron dong eroplanong sira, no? Napaubos na. Malamang inuubos ng mga tao 'yun, pero 'di ba? May guardiya naman, kaya lang siguro malamang may guardiya 'to. Hindi ka pwedeng magano diyan, no? Mangalakal. Pero yung mga tao makukulit lalo na dito sa Pilipinas. Tuloy na natin. Number 2, girl playing dead. Ang lahat ng taong nakakita sa larawang ito ay malamang na nakaramdam ng kaba, takot at pag-aalala para sa isang batang babae na nakahandusay sa kalsada at tila walang buhay. Mabilis na kumalat sa internet ang imahe na ito at madilis ding nakapukaw ng atensyon ng mga pulis na agad na inimbestigahan ang totoong pangyayari. Ngunit huwag ka ng mangamba. Dahil ayon sa resulta ng imbestigasyon ng mga pulis, ay lumalabas na isa lang itong prank o biro mula sa isang pilyang batang babae. Ayon sa batang babae na nagngangalang Azura Bibi John, naglalaro siya sa labas ng kanilang bahay malapit sa kalsada sa Worcester nang mapansin niyang dumaan ang sasakyan sa Google Street View para kunan ng litrato ang kalsada. At dito na nga niya naisipang gawin ang kanyang prank at magpatay-patayan sa harap ng kamera nito. Iba talaga nagagawa ng internet, no? Social media.
Talagang yung ibang tao gagawa't gagawa ng kung ano-ano para lamang mag-viral o mapansin o sumikat. Alam niyo yan, no? Daming gumagawa ng mga kakaibang mga stunts, no? Yung mga, ayan, kagaya niyo. Tuloy na natin. Number 1, Kangaroo Girl. Ang litrato naman na ito ay kuha sa Chichen Itza sa Mexico. Sa unang tingin ay aakalain mo na isa lang ito sa pangkaraniwang turistang babae na nakasuot ng puting dress, may mahaba at blond na buhok at mukhang masaya sa ginagawang paglilibot. Hanggang sa mapunta ang mga paningin mo sa binti nito at tiyak na mag-uumpisang mangilabot ang pakiramdam mo. Kung titignang mabuti, ay mapapansin na nagkaben pabaliktad ang mga binti nito kasama ang tuhod ng babae na animoy isang kangaroo. Yeah. May mga nagsasabi rin na ito isang alien na nakunan sa Google Map. Ngunit may mga kumukontra din at nagsasabing ito'y isang error o glitch lamang sa camera na gamit ng Google Map. Dagdag pa nila, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng error sa mga kuha ng Google Map kaya mahirap magbitaw ng suhestyon sa kung ano ba talaga ang tunay na figura ng babae sa larawan. Pwede nga, pwede naman talaga na ano, no? Yung anong glitch lang ng image 3, no? May nakita na tayo isa. So pwede yon, pwede nangyari yon. So kung ano pa man, ang makapagpaliwanag dito yung mga eksperto. Well, anyway, kakaiba talaga siya. Okay? Hanggang doon lang muna, mga utol. Salamat kay iWantTV. Subscribe niyan, like niyo na rin yung video, mga utol. Muli, ako si Target Aquiles in behalf of The Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa walasawa niyong pagsuporta. Okay? Gusto ko malaman ang inyong komento. Pakishare na rin yung video. Pakilike. Pakisubscribe. Ayun, hanggang doon lang muna. Magkita-kita tayo hanggang sa muli. Kayo'y mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.